Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapagutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinilong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinapanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti ang silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bungang ka, dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbigkis ka't magsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal sa labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang Salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel niya umbantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom
ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Alleluia, alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon.